Isang taon na ang nagdaan nang may mga kalabang sumalanta sa buong bayan. Today, the DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation or PUI is positive. Libo-libong buhay na ang kinuha, mapamahirap man o mayaman. Walang pinipili itong kalaban. Kalaban na di ko alam, di mo alam, walang nakakaalam kung kailan magpapaalam. Nung umpisa ay naninibago sa bagong patakaran. Naglaho na ang dating mga nakasanayan. Kung dati ay madalas sa gimikan, ngayon sa bahay na lang nagliliwaliw. Totoong ang Pilipino, kahit anong sakuna ang dumaan, mapabagyo o pandemya man, ay hahanap at hahanap ng paraan para makaraos at makayanan. Sinong mag-aakala na isang taon na pala na di nakita ang mga kaibigan ng mukhaan, na di nakabalik sa paaralan, na di nakagala sa SM para mag-breakdown, alang-alang sa tungkuling sinumpaan at pinaglilingkuran ng bayan. Ilan na din sa kanila ang lumisan dahil sa di nakikitang kalaban at tanging pakiusap lamang ay mag-ingat tayo, hindi na para sa kanila kundi para sa ating sarili at mahal na pamilya. Friendly Rose A. Gastador, 32 years old and a mother of two children, and I work as a frontliner nurse in the Dalmatian District Hospital. Please, please obey your government. Paminaw mo. We see that our mortality cases are rising. Hindi maliit na bagay ang manatili sa bahay. Nakakatawa at nakakatuwang isipin. Nabiruin mo yun. Nakayanan natin. Dahil ba isang taon na dapat nang ipagsawalang bahala? Ni magsuot ng face mask ay di na magawa. Mga batang paslit na nagkalat sa lansangan. Masayang nagpipikot naghahabulan. Maganda sanang tingnan kung walang COVID sa kapuluan. Tandaan natin na isang taon na ding lumalaban ang mga itinuturing na sundalo sa ating panahon, mga frontliner sa kasalukuyang digmaan. Sa kabila ng pamilyang naghihintay sa bahay, ipinagsanggalang nila ang kanilang sariling buhay. Ito ay napakalaking tulong na para mabawasan ang bigat na daladala nila. Kaakibat ng pag-iingat ay ang pananalangin sa pagdaing, patuloy lang tayong manalig sa Diyos na gumagawa sa mga nagsisiibig sa Kanya. Dahil sa kawalang pag-asa ay may pag-asa.